Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Silin. Mahilig din akong makinig sa inyo pong mga kwento. Sumulat po ako pagkat gusto ko lang rin sanang ibahagi sa inyo yung kababalagang naranasan ko noon. Dahil po sa hirap ng buhay doon sa aming probinsya, kung kaya nagpasya ang aming mga magulang na lumipat kami ng tirahan at magbakasakali sa ibang bayan. Natatandaan kong ibinenta nilang lahat ng mga alaga naming hayop noon para may magamit kami sa panibagong pagsisimula. Nilisan namin yung aming lugar at sa unang pagkakataon ay nakasakay ako ng barko. Hindi ko na lang po babanggitin yung mismong dako kung saan kami noon lumipat. Pero hindi ito nalalayo sa aming probinsya. Wala ring gaanong kabahayan at malayo din kami sa bayan. Pero ito po ay sakop na ng Luzon. Nang mga unang araw namin ay maayos naman ang lahat at walang kakaiba. Lumilipas lang ang bawat naming araw ng normal. Tatlo na kami noon na magkakapatid at ako po ang panganay. Ang tatay namin ay laging umaalis halos araw-araw at naghahanap ng mapapasukan. At madalas ay gabi na ito dumarating sa amin. Ang bahay na tinitirahan namin noon ay maliit lang. Dati na iyong nakatayo doon sa loteng napili ng mga magulang namin. Bali ang may-ari nito ay kamag-anak ng kakilala ni tatay doon sa aming probinsya. Ang nanay naman namin noong mga panahong iyon ay ginawa niyang abala ang kanyang sarili sa pagtatanim ng mga gulay sa likuran ng bahay namin, habang kami naman ay tumutulong din sa kanya. Noong pagkakataon na iyon ay tumigil na muna kami sa pag-aaral. Medyo hirap pa kaming managalog noong mga panahong iyon, kaya isa din yon sa dahilan kung bakit nag-alangan kaming pumasok na kagad. Nagumpisa yung mga hindi pangkaraniwang pangyayari doon sa bago naming nilipatan. Nang isang gabi ay makakita ako nang aninong dumaan mismo sa bintana namin. Kaagad talaga akong napalingon nung sandaling iyon. Ang buong akala ko ay tatay na namin ang dumating. At nasabi ko pa ngang napaaga yata siya ng uwi. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala namang kumatok sa aming pinto. Hindi ko rin narinig ang boses ni tatay, kaya nagtaka ako kung sino yung biglang dumaan na iyon sa may bintana. Dahil hindi naman po daanan yung sa amin. At bibihira talaga ang magpupunta doon, maliban na lang kung talagang may pakay sa amin.
Kaso noong mga panahong iyon naman ay wala pa kaming gaanong kakilala doon, kahit ang mga magulang namin, kung kaya wala talagang nagpupunta doon sa amin. Dahil sa nangyaring iyon ay medyo nakaramdam ako ng takot. Dahil hindi ako maaaring magkamali, mayroon talaga akong nakitang anino na tumaan. Maya maya ay narinig kong nagyayanang kumain si nanay. Sinabi niyang mauna na kami, pagkat sigurado daw nagagabihin na naman nang uwi ang tatay namin. Kaya tumayo ako at inihanda na ang aming hapagkainan. Naroon na rin sa kusina si nanay noon at nagsasandok na ng kanin at ulam. Nakita kong pumuwesto na rin sa gilid ng aming mesa ang dalawa kong kapatid. Pagkakuha ko ng mga pinggan sa lagayan, ay akin na sana iyong ilalagay sa mesa. Nang magulat talaga ako at biglang natigilan. Dahil may nakita akong anino na nakatayo sa likuran ng isa kong kapatid. Isa iyong itim na figura na nasa kanyang likuran. Hindi ko na alam kung ano pa yung sunod na nangyari. Sabi ng nanay ko, ay bigla daw akong nawala ng malay. At nang magising ako, ay naroon na ako sa aming maliit at masikip na kwarto. Dumating na rin ang tatay ko nung sandaling iyon at kasalukuyan daw na kumakain. Nang igala ko ang aking paningin, ay nakita kong naroon din ang dalawa kong kapatid na nakaupo sa kabilang gilid ko. Kita ko yung pag-aalala sa kanilang mga mukha. Pero ang hindi nila alam ay nag-aalala din ako para sa kanila. Ang daming tanong noon sa isipan ko, kung ano ba yung aking nakitang iyon. Pilit inaalam ni nanay sa akin kung ano raw ang aking nararamdaman at kung may nais ba raw akong sabihin sa kanila na maaaring may kinalaman sa biglaan kong pagkahimatay. Gusto ko na sana talagang sabihin noon sa kanila yung nakita ko. Kaso, ako mismo ay hindi ko kayang ipaliwanag kung ano iyon. Na ako mismo, nung mga oras na iyon, ay may pag-aalinlangan kung totoo nga ba yung aking nakita. Na para bang hindi ko pa iyon lubos na mapaniwalaan. Dahil nga sa noon ko lang iyon naranasan. Noon lang talaga ako nakakita ng ganon. Kaya mas pinili ko na lang na wag iyong sabihin. Sinabi ko na lang kay nanay na hindi ko rin alam kung bakit ako bigla na lang hinimatay. Kaya sabi ni nanay, ipapa-check up na lang daw nila ako kapag may sapat na kaming pera. Yung pangyayaring iyon ay muli pang naulit nang minsang kami lang tatlong magkakapatid ang nasa bahay. Nung mga oras na iyon kasi, ay tumanggap si nanay ng paglalabada para makatulong kay tatay. Nakasalukuyan namang naka-extra noon sa construction bilang isang laborer. At ang sabi ni nanay, didiretso siya ng palengke upang mamili ng mga pangangailangan namin doon sa bahay. Nang mga alas 5 pasado na ay hindi pa rin dumarating si nanay. Kaya naisip kong magsaing na. At habang nagpapatingas ako ng apoy, ay kasalukuyan namang noong nasa may pinakasala ng bahay namin yung dalawa kong kapatid at naglalaro ng lupa.
Hindi kasi sementado ang pinakasaid noon. Nang bigla na lang sumigaw ng ubod lakas ang isa kong kapatid. Kung kaya, nagmamadali kong pinuntahan sila. At nakita ko yung bunso naming kapatid na naglulupasay sa lupa na parang mayroong humihila sa kanya. Tumakbo ako at agad ko siyang hinawakan sa paa. Tumulong na rin yung isa kong kapatid at pilit naming hinila yung bunso naming kapatid. At doon pa lang natigil ang lahat. Grabing takot yung naramdaman namin. Naluha talaga ako dahil sa matinding takot noon. Habang yung dalawa kong kapatid naman ay humahagulgol na sa kakaiyak. Isinara kong mabuti ang aming pinto at isinama sila doon sa aming lutuan sa tabi ko. Makaraan ang halos dalawang oras ay dumating na rin si nanay at agad kami nagsumbong sa kanya. Alalang-alala ang nanay namin dahil sa kanyang mga nalaman. Pero nung una ay medyo nag-alangan pa siya at hirap na paniwalaan ang mga sinabi namin. Simula noon ay hindi na muna muling tumanggap si nanay ng mga labahin. Natakot kasi siya na baka ano pa ang mangyari sa amin kung kanya kaming iiwan. Nung mga huling araw pa naman noon ay nag-i-stay in na si tatay sa kanilang barracks para makatipid na rin sa pamasahe at para hindi na rin siya masyadong mapagod sa pagpaparoon at parito sa kanyang trabaho. Dahil sa kabilang bayan pa yung kanyang pinagtatrabahuan. Ngunit kahit na naroon na si nanay at kasama namin, ay hindi tumigil yung mga kababalagang bumabalot doon sa lugar. Hindi tumigil yung ginawang panggagambala sa amin. Isang gabi, habang naghuhugas si nanay ng aming pinagkainan, ay may napansin naman akong isang pusa na biglang sumampa sa pasamano ng bintana. Ikinagulat ko iyon pagkat noon ko lang nakita yung pusang iyon. At kinilabutan talaga ako dahil sa iyon ay itim na itim at may kalakihan rin. Kaya akin iyong binugaw at itinaboy. Nang wala na doon ang pusa ay isinara ko na yung bintana. Nang kasalukuyan na kaming natutulog ay bigla akong napadilat nang may maramdaman akong nasa aming bubungan. Dahan-dahan iyong kumikilos na sa aking palagay ay para iyong gumagapang. Hindi ako umimik at nanatili lang akong nakahiga. Akin iyong pinakiramdaman pang mabuti at nasiguro kong mayroon ngang naroon. Sinilip ko ang aking mga kapatid at nakita kong mahimbing nang natutulog ang mga ito. Maya-maya ay narinig kong umiingit ang bunso naming kapatid na nang muli kong silipin ay panay ang pihit nito na para bang hindi mapakali. Tila ba init na init ito na hindi ko maintindihan talaga kung ano ang kanyang pinoproblema. At di nagtagal ay nakarinig naman ako ng tunog na parang lumalagitik. At medyo bago sa aking pandinig iyon. At napatingin ako sa itaas pagkat doon nang gagaling yung tunog. Hanggang sa bigla na lang may kumintab. Kaya lalo ko pang itinoon ang aking paningin doon. Pagkat nagtaka ako sa kung ano yung bagay na iyon. At nakita ko na para iyong
isang hibla na manipis at dahan-dahan iyong bumababa na nakatapat iyon sa bunso naming kapatid. Dahil doon ay talagang kinilabutan na ako. Kaya napasigaw ako ng malakas at tinawag ko si nanay. At narinig kong may kumalampag sa aming bubungan. Nakasunod noon ay isang malakas na yabag naman ang aking narinig. Mabilis akong nagpunta malapit sa dingding at sinilip ko iyon doon sa may siwang. Na ang tanging nakita ko na lang ay yung likod ng isang tao na mabilis nang kumikilos papalayo. Pagtingin kong muli doon sa itaas ay wala na yung makintab na hibla. Pagpasok ni nanay ay sinabi ko kaagad na may tao akong nakita at inilarawang ko pa iyon sa kanya na medyo kubain. Nang gabing iyon ay doon na natulog sa tabi namin si nanay. Ako naman ay halos hindi na nakatulog pa dahil sa matinding takot. Nag-alala ako na baka muli iyong bumalik. Nang minsang nasa bahay si tatay ay narinig kong nag-usap sila ni nanay tungkol sa mga nangyayaring kababalagan doon sa aming bahay. Narinig ko pa nga na binabalak na naman nilang kami ay muling lumipat. Pagkat wala silang alam na paraan para labanan o di kaya'y pigilan yung mga nangyayaring iyon. Na ang pinakamagandang solusyon umano ay ang lisanin na lamang ang lugar na iyon. Pero ang malaking problema namin ay ang pera. Wala namang kakilala si tatay doon na maaari niyang kausapin upang agad na mabili yung aming lote. Nang sa ganon ay may magamit kami sa gagawin naming paglipat. At nagulantang talaga kaming lahat nang mamatay ang bunso naming kapatid. Kami lang noon nila nanay sa bahay na mangyari iyon at wala si tatay. Natatandaan kong katatapos lang namin noon kumain ng tanghalian. Sinabihan kami noon ni nanay na matulog at huwag na munang maglaro pagkat tirik na tirik ang araw. Pasado alas 12 noong mga oras na iyon. Tandang-tanda ko na nasa tabi ko ang dalawa kong kapatid at nahigang kasama ko. Pero makaraan ang mahigit isang oras ay bigla akong naalimpungatan nang marini ang malakas na sigaw ni nanay at sinasabing nawawala umano ang bunso naming kapatid. Nagtulong-tulong kaming hanapin ito ngunit bigo kaming makita. Habang naghahanap kami ay sinabi ng isa kong kapatid na bumangon daw silang dalawa upang maglaro sa harapan ng bahay namin. Nang makita nilang ako ay nakatulog na, pasimple daw silang tumakas at lumabas ng silid. Nagulat na nga lang daw siya nang habang naglalaro ay sitahin siya ni nanay at hanapin sa kanya ang bunso naming kapatid. Nasabi niya ay naglalaro lang kanina na kasama niya at hindi niya namalayang wala na pala ito kung hindi pa siya tinanong ni nanay. Ilang oras din kaming naghanap pero hindi talaga namin ito nakita. Ngunit pag-uwi namin ay nakapagtatakang naroon lamang ito na nakahiga sa mahabang upuan na nang aming lapitan ay talagang nagimbal kami pagkat wala na itong buhay. Takang-taka talaga kami kung paano nangyari iyon. Maliit lang ang bahay namin
para hindi namin ito makita? At bakit ito biglang namatay? Nawala kaming nakitang anumang bakas na siyang maaring dahilan ng pagkamatay nito. Nung mga oras na iyon ay wala talaga kaming kaalam-alam sa kung ano ang talagang nangyari dito. Na hindi talaga namin matukoy kung ano ang sani ng kanyang kinamatay. Nang malaman ni tatay ang nangyari sa aming kapatid, kahit ito ay talagang hindi makapaniwala. At nung kasalukuyang nakaburol ang aming bunsong kapatid, ay may ilang mga tao ring nakiramay at nakipaglamay. Isang matanda ang nakapagsabi kanila nanay na hindi umano normal ang pagkamatay ng bunso naming kapatid. Sabi pa niya, mayroong aswang na malapit doon sa lugar namin at malakas ang kanyang kutob na ang kapatid ko ay inaswang. Kung kaya, pinayuhan niya sila nanay na mag-ingat. May mga sinabi pang matanda sa kanila na hindi ko na masyadong narinig. Pero hinala ko ay tinuruan sila nito ng mga dapat naming gawin. Dahil simula noon ay wala nang gumagambala sa amin at nakapamuhay na rin kami ng payapa. Yun nga lang ay hindi na namin nakamit pa ang ustisya para sa bunso kong kapatid. Pero naniniwala akong hindi man sa mga kamay namin siya magbayad, ay darating ang panahon na kanya pa rin pagbabayaran ang kasalanan na kanyang nagawa sa amin, lalong-lalo na sa kapatid ko. Hanggang dito na lang po Sir Pipi, at maraming salamat po sa oras nyo. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoo Kwento na Kababalaga. Maraming salamat po at hanggang sa muli.